Hello guys, good afternoon. Live update lang tayo. Nandito ako sa kwarto ko ngayon. Kasalukuyan nagpapahinga. Nandito lang. Nakakulong. Four days ago, nung Saturday, pumunta ako ng Manila kasi kailangan kong pumunta ng Manila kasi meron akong appointment sa August 3 na documents ko para makomplete documents na ako. So nag-fly ako nung Saturday kasi yun lang yung available flights. Walang kasi available flights ng Sunday or Monday. Kaya kinuha ko yung July 31st na flight. Which is nabook ko na yun first week of July pa lang. So kailangan ko talaga siyang i-take. Kasi syempre nabayaran ko na yun. So sayang din naman. So pumunta ako ng Manila. Bali 4 days ako sa Manila. Ayan. Then August 4, August 3, yun na yung araw yung appointment ko. So maaga ako pumunta ng Marina. Kaso sa pagkaaga-aga ko, like 9 a.m. kasi yung appointment ko, nag-text sila na incomplete yung documents ko. Na meron daw akong kulang na hindi ko na ipasa online. Which is maling-mali kasi wala malang abiso ahead of time kung kumpleto ba yung documents ko o hindi. Yun yung mali sa Marina. So, nangyari, pumunta ko ng agency kaso hindi ako nakapasok ng agency kasi sobrang higpit ng mga guard. Tapos, yun, hindi ako pinapasok. Sabi, yung documents ko daw ay makukuha or mapiprint daw online. Kaso, sabi ko, hindi mapiprint sa online. Wala talaga doon. Nag-check na ako. Pero hindi ako pinakinggan, so wala akong nangyari. Ang dami kong tawag sa isa kong, sa assessor ko. Pero wala siyang reply. So wala akong nagawa. Umuwi ako. Umalis ako sa agency. Tapos instead na uuwi na ako, bumalik ulit ako ng Marina. Mag-try lang ulit. Kasi meron pa akong isang documents na baka pwede makalusot yun. Pero, sad to say, hindi nakapasok, hindi nakalusot. Tapos, medyo nasigawan pa ako ng isang babae doon na taga Marina na sabi niya, hindi ko i-release yung certificate mo hanggat wala yung Seaman's book mo, sabi niya. Asan ba yung Seaman's book mo, sabi niya. Sabi ko, nasa agency, so kailangan mong kunin yun, sabi niya. So parang buwaba na ako ng Marina, wala akong nagawa. Pauwi na sana ako ng bahay. Kaso bigla akong bumaba ulit ng bus, nag-taxi ulit, papunta na sa agency. Kasi ang layo eh, from Paranaque to Intramuros, Manila. So, nung nandun na ako sa part ng Luneta, biglang nag-email si assessor na, "Sir, nasend ko na sa email mo yung papel," sabi niya. So, sabi ko sa taxi driver, "Balik tayo kuya, balik tayo ulit ng T-Tex sa Marina," sabi ko. So ayun, naihabol ko yung papel, 4 o'clock. Tapos mga 14 ata noon, na-release na, nakuha ko na yung certificate. So dun pa lang ako kumain. Wala pa akong kain talaga, as in walang wala. Kinain ko lang siguro nung time na yung mga alauna, ano lang ako, na burger lang yun lang, tapos tubig. Nung nakakain na ako, umuwi na ako ng bahay dun sa unit. Habang nag-iisip, sabi ko, uwi na lang kaya ako. Sabi ko na ganyan. So, tinawagan ko yung driver na sasakyan ko dapat nung, sasakyan ko talaga nung time na yun. Kasi meron na akong tinawagan na sasakyan ko pa uwi na van. Sabi ko, antayin nyo na lang ako kuya kasi kailangan ko na umuwi. So, inantayan nila ako around until 7 p.m. So ako na lang pala yung nahuli. Ako na lang pala yung inaantay kasi lahat ng pasahero ay nakasakay na. So pagdating ko doon, ang dami namin. Sabi ko, ba't ang dami natin? Ganyan-ganyan. So parang nasa 11 ata kami sumakay sa van. So, andun yung worries ko na baka may virus, parang ganyan. Tapos, yun pala, yung mga nakasakayan ko, ay mga may vaccine na.
apat silang teachers na nag-work sa Manila, tapos kasama nila yung dalawang anak. Then sa likod naman kami nakaupo, like isang seaman, meron din anak pero hindi pa siya na-vaccine, tapos ako. Tapos yung katabi ko ay isang piloto na taga Hawaiian City. Pero siya nabakunahan na din. So parang kampante na yung lahat. Kaso meron kaming nakasakyan sa likod na ubo ng ubo. So ang ginawa namin nung kasama ko na yung katabi ko na yung piloto, hindi kami nagtanggal ng face shield from Manila hanggang Isabela. At sobrang higpit pa naman yung pinagdaanan namin, yung dinaanan namin, kasi ang daming checkpoint. Sobrang haba-haba ng traffic. Instead na dadaan kami ng Pampanga, dumaan kami ng Bulacan. Pero pagdating sa Bulacan, mas mahaba na naman pala yung pila ng mga sasakyan. Siningit-singit lang nung driver namin yung dadaanan, yung way. Hanggang sa nalagpasan namin yung pagkahaba-habang traffic na puro pa naman malalaking sasakyan. Tapos, harating na kami ng Visayas Santa Fe, papasok ng Region 2, dun na yung mahigpit talaga kasi naghahanap sila ng mga papeles at mga vaccine. Buti na lang, yun nga, may mga vaccine card na yung mga kasama namin na nasa van. Kaya medyo kampante kami, na makakalusot kami. Pero hinarang kami ng police. Like, pinag-stay muna kami doon sa gilid ng mga 10 minutes ata yun or 15 minutes bago kami ni-release. Bago kami pinayagang pumasok ng Region 2. So pagdating ng cordon, Isabela, meron mang checkpoint pero hindi na siya masyadong mahigpit. So siguro dahil alam nila na mayroong checkpoint na sa Santa Fe, pagdating na niya sa Isabela, hindi na siya masyadong mahigpit. Pero that time is, yung araw is August 4 yun. So hindi ko na lang alam yung mga araw ng August 5 at August 6 kasi yun na yung mag-i-start na ang ECQ sa Manila na sobrang higpit na talaga yung security. Then, nakarating ako ng Isabela, pero dumiretso ako sa rescue team para mag-report. So, pumunta ako doon, alas 7 na ako ng umaga nakarating ng Isabela. Kalain mo yung haba-haba ng traffic talaga. Ang hanggang namin umalis ng Manila, like around 7, tapos makarating ka ng Isabela ng alas 7 na ng umaga. Diba, ang haba-haba ng oras ng biyahe. Then, sabi sa rescue, magpa-antigen test ka, sabi nila. So, sobrang kabadong-kabado ako noong time na yun. Kasi, ayoko nang maulit. Ayoko nang ma-COVID. Ayoko nang ma-isolate. Ayoko na talaga. Ganyan. So, wala akong magagawa. Kailangan nila yon. Kailangan nila ng report. Kasi hindi rin ako makapasok ng barangay hanggat walang antigen. So, ang ginawa ko, pumunta ko na nagpa-antigen around 9 a.m. in the morning. Tapos, parang swab test din pala yun. Yung sayer, yung ano, ilalagay nila, ikot nila sa ilong. Medyo masakit nga yun eh. Talagang inikot nung nurse yung ano, yung sa ilong ko. Then, nung nandun na ako, sabi nung nurse, magantay na lang kayo ng result, sabi niya. Pinakaban na ako noon, nag-train na ako, ganyan-ganyan, na sana negative. Then, after 10 minutes ata, or 15 minutes, meron na yung result. Kasi wala pa kasi akong kasabayan ng time na yun. Ako pa lang yung nauna. Tapos nung natapos na ako, meron na mga sumunod na dalawa na magpapaswab, magpapa-antigen din. Nakuha ko yung result. Tapos, ayun. Negative. Negative, guys. Ayan, oh. Ayan, negative, diba?
Sobrang saya ako nung nakuha ko na itong papel kasi negative tayo. So, nakapasok na ako ng aming barangay. Ganyan. Pero syempre, andun pa rin yung ating pag-iingat. Hindi pa rin tayo lalabas-labas ng bahay or pupunta kung saan-saan. Kasi iwas na talaga natin yung social gathering. So, muna tayong nakikipag-ipa kung kanino or something like that. So, talagang iiwasan ko muna yun. Kasi ayoko na talagang ma-COVID. Kaya, paalala lang guys na kailangan natin sumunod sa mga protocols. Huwag munang lalabas-labas. At syempre, gumamit ng face mask and face shield pag lalabas ng bahay. So, bago tatapusin yung ating vlog guys, sa shoutout ko muna yung ating mga bagong subscribers, si Precious Lagi ng Riyadh, Saudi Arabia, si Pamela Ternora ng Ifugao or Apayao, si Richard Subia ng Lawag City, si Angelica Iliponso na nasa KSA, kay JC Constantino ng Seattle, Washington, si Jandering Patanao, si Jenny Ligtas Morales, si Glyza Bayon ng Hong Kong na laging nanonood sa ating vlogs, si Lorraine Ignacio ng Bacaray, Ilocos Norte, si Angie Constantino, si Denden Umibig ng Barangay 2 San Mateo Isabela, at si Ate Geraldine Powers ng USA. Ayan, maraming salamat sa lagi panonood sa aking vlog guys. Mag-ingat po tayo lahat. See you on my next vlog. Bye!